Okay. Lahat ng masaya, palakpakan yung sarili. Palakpakan nyo ng malakas yung inyong sarili. Para na ayaw nyo magtiwala sa inyong sarili. Okay. Dahil tayo po, konti lang ang time natin. Dahil medyo napakabilis ng oras natin. So ngayong hapon po, mga kapatid, mga minamahal namin na mga taga-Kabuyaw, una sa atin pong mahal na mayor at sa atin pong mahal na barangay captain at sa bumubuo po ng barangay at sa inyo pong lahat na mga taga rito sa barangay Nyugan. Tama po ba? Sumabuhay po tayong lahat. Bagaman tayo po ay galing sa iba't ibang lugar, ngunit lahat po tayo ay narito upang magbigay po tayo ng impormasyon para sa atin pong mga kababayan. Dahil sa ngayon, lahat po sila busy-busy sa TV. Tayo po naman busy-busy na kami ay magbigay ng aktwal na impormasyon sa inyo. Maaari yung iba ay hindi alam kung ano yung ating ginagawa ngayon. So narito po kami para ipagbigay alam po sa inyo na mayroon po tayong magandang buhay na hinaharap sa darating na panahon. Ano po ba ang magandang buhay na ito na sinasabi natin? Bibigyan po natin ng dignidad ang bawat Pilipino. Pilipino ho ba kayo? Taas po yung Pilipino. Ayan, taas ang kamay ng Pilipino. May Chinese po ba rito? May Amerikano ho ba rito? Wala. So lahat po kayo ay Pilipino. Mapalad kayo dahil kayo ay Pilipino sapagkat ito po ang mission natin. Wala nang squatter at mahirap na Pilipino sa ating bansa. Ano po? Ito na po yung time para ibahagi sa inyong lahat sapagkat kayo ay mayayaman at mga royal blood na mga tao. Sino po yung royal blood dito? O ayaw ninyong tumaas ang kamay? Bakit? Sprite na lang ba kayo ngayon? Ha? Mga royal blood po tayo. Ano po? Kaya nga, huwag kayong matakot sapagkat malapit na po tayo na guminhawa ang lahat ng buhay natin. Nandito na po ang pag-asa ng ating bansa, King Tiburcio Villamor Marcos. Sino po ba ito? Bakit po ba siya tinatawag na king? Hari ba siya? Hari ba siya? O kita mo, sabi ng iba, hindi totoo. Pero sinisigaw ng tao na siya ay isang hari ng bansang Pilipinas. Hindi lamang po yan sapagkat siya po ang successor heirs ng Roman Empire. Nasa dokumento po niya yan at yan po ay nasa doctrine niya. Hindi pa man sinisilang ang iba sa atin. Dokumentado na na siya ang tagapagmana ng Taliano Tagian Clan ng OCT T01-4. Ngayon, kung siya ang tagapagmana ng OCT T01-4, may pag-asa tayo na wala nang squatter at mahirap na Pilipino sa ating bansa. Siya lang naman ang tagapagmana. Ngayon, ibabahagi na sa inyong mga Pilipino ang lupaing ito. Wala nang squatter. Gagawin po natin na magaganda ang inyong mga bahay, high-rise building, sapagkat kayo ay tagapagmana ng lahing Pilipino na ngayon ay ibabahagi sa bawat isa. Ngayong hapon, akin pong pinipresent sa inyo ang atin pong tagapagmana ng King of Recognized Asset Nation, King Tiburcio Villamor Marcos. Tayo po tayong lahat. Tawagin mo na lang ako. Ayan. So bago po natin siya pasalitain,
Tawagin po muna natin ang kanyang chaplain. Hello. Para ipanalangin ang kanyang pagsasalita na pagpalain ang kanyang mga pangungusap. Akin pong tinatawagan si Chaplain Antonio Celedan. So tayo po ay manalangin sa hapon at oras nito at magpasalamat sa kabutihan ng Diyos. Tayo po ay umuko. Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat na iningatan mo kami sa daan na makarating dito sa Barangay Niugan sa Kabuyaw, Laguna. Patuloy mo kaming samahan sa programang ito. Nawa po ay aalis kami sa lugar nito na maintindihan, maunawaan ng bawat tao ang pakinabang ng bawat isa sa kanila, na sila nga po ay may karapatan sa yaman ito ng aming bansa. Patuloy po namin dinadalangin ang aming chairman, Tiburcio Villamor Marcos Tagyan Talano IV. Patuloy mo siyang puspusin na yung banal na espiritu ng kalakasan ng katatagan at patuloy na magampanan niya ang kanyang misyon sa aming bansa, na matulungan niya po ang mga tao na naghihirap. Nawa po ikaw pa rin ang Diyos na nakaalam, at ang mga taong na nakakinig ngayon ay nawa po ay tutulungan ang aming chairman na mailuklok sa pagka-presidente. Dali ito lamang ang paraan para po maibahagi, maipamimigay niya ang kayamanang ito. Sa natira pa naming oras, ingatan mo ang bawat isa sa amin at pagpalain pa, at patuloy na maunawaan po ng bawat isa sa amin. Maging po sa amin pag-uwi mamaya, ingatan mo rin kami makarating sa amin tahanan na maluwalhati at ligtas. Dalayan po namin ito hiningi na may pananampalataya at pinasalamatan sa pangalan ni Kristo Jesus naming tagapagligtas. Amen. Lahat ng marshal dito sa banda rito, pati sa kabila. Okay, dito din sa kabila. Kanan, kaliwa. Okay, so ito po yung pagkakataon, pakinggan po natin. Yung pong mga kapatid natin, malaya po kayong maupo para maganda po yung inyong pakikinig. At yung pong mga cellphone ninyo, pwede na po ninyong buksan, pwede kayong mag-live, pwede kayong mag-video para i-share po ninyo sa ating mga kababayan. So, I will present you, King Tiburcio Villamor Marcos. Magandang hapon po sa inyong lahat! Palakpak! Siguro, pasalamatan ko muna si Apo Mayor. Mayor Romel Jocolia. Ganun din si Barangay Kapitan Kapitan Felipe Dennis Hain. Maraming salamat dahil binigay niyo sa amin itong magandang Barangay Hall, or probably Barrio Hall. Maraming salamat din sa lahat na nandito, dahil alam ko gusto niyo ang pagbabago. Ang istorya ko po ang istorya ng Tagyang Talyano ay istorya ng Mayoryang Maharlikan Ophelian
Pilipinas or Pilipinos. Ito po, ipinamamahagi namin sa generasyon na natin. Siguro naman, may nalalaman na kayo tungkol sa pamilya natin. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, mayayaman kayo, mayayaman tayo lahat. O haber, sundan ninyo ako ha, mayaman ako. Saan po ang kayamanan ninyo? Saan nyo po na mayayaman tayo? Mayayaman kayo dahil kayo ang may-ari ng lupa. Narinig naman ninyo earlier sa isa sa mga junior ko, kay James Marcos Taliano, Tagyan, na wala nang mahirap na Filipino. Wala na rin homeless o illegal settler o squatter na Filipino sa sariling bayan. Ulitin ko, may dignidad ng bawat Filipino. Bigyan natin ng dignidad ng bawat isa't isa sa atin. Siguro, madami nang narinig kayo tungkol sa atin, ang mga ninuno natin. Nasabi nga nila sa istorya, once upon a time, meron talagang hari sa Majapahit Maharlikan Empire. Yan, kayo yan, pinamunuan ng Tagyang Taliano. Kayo ang mayaman dahil tayo pinaka mayaman sa buong mundo. Tayo rin ngayon ang nagbabangkero sa lahat o sa buong mundo, sa mga central bank ng mga iba-ibang nasyon, na 209 na central bank. Hindi ako yung bankero. Tayo lahat na Pilipino, 110 million na Pilipino ay mayaman. Simulan na ninyo. Hindi ko kayo kinukumbinsi dahil yung mga inilagay ninyo na mga dating politiko eh lahat eh corrupt. Lahat sila corrupt. Babaguhin natin ngayon. Kayo ang mamumuno
hindi yung politiko natin na inuluklok natin para maayos ang buhay natin. Madami na akong nasabi sa inyo, ang kagustuhan ko na lang, kayo na, gusto niyong pagbabago, gusto niyong masaya, maranya, masagana, at maayos, malusog na buhay. Wala na akong masabi. Ang masabi ko lang, siguro lahat tayo 36 o 35 anyo, 36 years na nag-suffer na tayo lahat. Ngayon, wala nang 6 na buwan, election na. Siguro makapaghintay pa, makapaghintay naman kayo ng 6 na buwan para mabago natin completely. Pero nasa inyo yan. Umukluk ninyo ako para pag nakaupo ako roon, naku, hindi ko kayo mahindian. Oh, yung mata ko parang mitratista. So kung nandun ako, e lumapit ka sa akin, alam ko na kung anong gusto ninyo. Nakita ko itong mga kalalakihan natin dito. Tayo lahat para mabago natin ang buhay natin. Siguro, dapat lang na maging Templar tayo lahat. Nakita yun yung mga kamisa nila nakalagay, Templar. Ibig sabihin yan, magsakripisyo yan para lang mabuhay niya yung familia niya. Hindi yung asawa o yung girlfriend ang pagtrabuhuin, kundi etong mga kalalakihan ang magtagulod ng familia. So, wala na akong masabi kasi may mga nasabi na ng mga nauna sa akin. 6 na buwan na lang, makakapamili na kayo. Ako, ngayon, gusto ko na rin. Hindi ako politiko pero dapat lang na ako ang presidente at isaayos ko na ang Banko Sentral or Central Bank natin dahil nandiyan ang ginto natin, ilalaga ko lang sa Central Bank, mag-imprinta ako ng pera. So, bibigyan ko na kayo lahat, wala nang mahirap na Pilipino. Teka muna. Ika daw muna. Sinong may gusto ng kwarta? Nako, ang dami pala pagkwarta, pagpag-uusapan. Ganito. Siyempre, nakatanggap ka na kayo siguro ng
ilang panukala. Siyempre, kung minsan, nakakakolekta pa yung nagbibigay ng panukala na mayroon pala 5 milyon ng bawat pinanganak na Pilipino. Mangyayari yan. Na-design na natin yung pinaka-comprehensive na social welfare administration natin. Bangko saka insurance company ang magbibigay sa bawat isa't isa. Bagong panganak at yung matandang-matanda na at hindi na, makakagalaw o malapit nang sumaimpapawid. Hindi ko kasi masabi yung, ay sabi ko na, malapit nang mamamatay. Yan, may 5 milyon ng bawat isa sa inyo. Sobra-sobra ng kayamanan ninyo. Hindi sa akin yan. Sa atin lahat, mayaman tayo. Ala, I have to shorten it. Ha? I-cheer natin ito. Hail to the Templars! Hooray! Nako, hindi pa sapat. Okay. Ha? Irali natin at imbitahan natin yung biyaya na yan. Ulitin ko muli. Bigyan ninyo ng dignidad ng bawat isa't isa sa ating, huwag na kayong paloko sa mga politiko o yung mayayaman dyan. At sasabihin sa akin yung lupang yan. Yun pala si Manny Villar. Ba, hindi pwede yan. Sa inyo, ang lupang yan. Alright. Again, hail to the Templars! Hooray! Kung sa loob pakinggan, minsan pa, hooray! Maraming salamat po! Palakpak mo, palakpak! Maraming salamat po, King TVM, sa hapong ito.